Hello guys, may vlog tayo ngayon kung paano natin i-repair ang ating mga laptop. May 5-6 tip lang ang i-check natin kung paano natin ma-determine na ang ating mga laptop ay hindi pa sira yung motherboard. Ang una nating i-check na first na basic pag-check ng laptop kung okay pa to, una yung charger niya, dapat tong charger na to may nakalagay dito na yung mga charger sa laptop niyo may nakalagay naman yung bolt o boltahe. Yung iba may ito 19.5 volts. Dapat 19.5 volt dapat ang ilabas nito papunta sa ating mga laptop. Paano natin i-check to kung sira na to? Kailangan na natin ng multimeter. Ito ang gagawin natin. Ito ang pag-check guys. Gumamit ito ang multimeter. Tapos i-set natin ito sa sa 20 volts. Tapos yung sa dulo nitong charger dapat naka-plug dito sa outlet. At ang yung sa dulo, yun natin ang i-check natin. Para malaman natin kung ano yung boltaheng lumabas. Para malaman ito kung okay pa yung charger natin. Ito dapat, itong black nasa ground. At itong red, para ma-check natin kung ilang boltahe yung nakita ninyo ditong may pin sa loob. Dapat idikit natin to. Check, idikit natin mabuti ha, para malaman. Ito guys, tapat na natin dito. Ito yung ground. Tapos tapat natin dito. Tapos yung isa, yun sa loob kasi may pin yun dito sa loob ng charger. Dapat ganito. Tingnan nyo yung bolt niya is 19.5 or 96. Dapat kung ano yung nakaprescribe sa charger niyo, kung 19.95 ang yung boltahe, dapat 19. Kung bababa yun sa 19 o naging yung 17, 16, yun, sira na yung charger nyo. Ang second step guys, kung paano natin ma-check yung laptop natin kung okay pa. Kasi may na-encounter na ako na ayaw gumana yung mga laptop kahit naka-charge na siya sa outlet. Yung yung sira pala noon ay yung kanyang battery. Ito. Battery. Pag masira itong battery na to, may instances na ayaw gumana yung laptop niyo. Para matest ninyo yun, tanggalin nito itong battery. I-on yung laptop nyo gamit lang ng charger para matest natin kung alin ba yung sira, para malaman natin kung busted na tong battery na to. May advice lang ako sa inyo kung para naman tumagal yung mga battery ninyo sa inyong mga laptop. Kung naka-charge kayo, kung lalabas na yung sa screen ninyo sa laptop nyo na 100% full charge na, dapat tanggalin na natin yung charger kasi may posibilidad na mag-overcharge kayo at sa loob nitong battery na to masira yung, kasi wala to, sa loob nito may apat na battery yung rechargeable na sa loob. Patulad din yung cellphone nito, pag na-overcharge madaling masira. Kaya kung ayaw natin madaling masira to, kung naka-full charge na kayo, dapat tanggalin na yung charger. Pangatlong steps, kung paano natin
ma-check yung laptop natin na may problema. Sa laptop natin, makita naman natin yung power nito. So, yung katulad nitong may indicator. So, good siya. May power naman sa power. May indicator naman sa hard disk. Yung green at saka yung orange. Nagbiblink naman. Tapos, nitong sa keypad naman dito sa laptop, kung pinditin ninyo yung caps lock, tulad dito, mag-iilaw to. O, kung nakailaw naman ito, gumana, kung nakailaw, at pag pindutin nyo, patay naman, patay sa to pa, hindi patay siya sa to pa, okay yung laptop, gumana siya. Ang kaso lang, walang display. 100% doon, sira yung LCD nyo. Paano natin matsik kung sira yung LCD nyo? Gumamit tayo ng external monitor katulad nito. Katulad nitong monitor nito, gumamit tayo para matsik kung okay ba yung LCD. Tapos, gumamit lang tayo ng ito, VGA cable to. Ito dito, VGA cable. Dugtong lang natin, tapos nakasaksak to sa outlet. Tapos, start itong laptop. Para malaman natin kung sira yung LCD. Kung gumana to, at ito naka-black, sira itong LCD na to. Madali naman itong palitan. Yung pagpalit ng LCD, tanggalin na niyo itong screen ito, itong apa na plastic. Bunutin na lang yung ganito. May apat na screw nito. So, sa kabila at sa back ng LCD, may pin doon na 14 pins. Tanggalin nyo yun. Nakatip lang yun. At saka na nakapin lang. Tanggalin ninyo. Tapos, pwede na kayo dalhin nyo sa mga computer shop na nagbibinta ng LCD. Yung pang-apat natin i-check, yung SSD ng inyong mga laptop. May posibilidad na sira na inyong mga LCD laptop nyo. Marinig naman ninyo ito sa loob nito na ito nakalagay yung SSD. Pag pinakinggan ninyo, may madingig yung isang lagitik. Yung lagitik parang tik-tik-tik ganun. Sira na yung hard disk nyo. Kaya ang nakalagay dito, ayaw siya mag-boot up sa Windows, nakalagay dito mga display lang, mga brand ng inyong mga laptop, kaya ayaw siya mag-proceed sa Windows, kaya sira na to. Malaman naman itong sira to kasi yung sinabi ko may lagitik nga, dapat palitan na. Next, ang i-check natin, yung last na i-check natin, yung memory niya. Kasi may kasamihan kasi ng laptop, may power naman dito, ayaw lang gumana, may posibilidad na yung memory niya hindi lang nadidetect or sira na. Pwede naman yung palitan yon, buksan nyo dito, ito yung memory. Tapos, tanggalin nyo yan. Kung dalawang memory nilagay nyo, pwede naman tanggalin itong isa. Tapos, itest ninyo to. Tanggalin nyo yung isa. Tapos, sa-isahan nyo pag-test kung alin sa dalawa yung sira. Tapos, ilagay mo dito ito. Tapos, pa-boot up mo yung laptop mo. Kung gumana itong isa, good to. Tapos, yung isa naman na memory. Pagpalit mo, but binoot up mo ulit, but ayaw gumana, yung memory mo sira. Di po natin masabing sira yon, baka hindi lang nagdetect or madumi dito sa chip niya dito. Kaya ang ginagawa ko dito, gumamit ako ng eraser. Niliha ko lang, tapos ganun, para kasi may posibilidad na may rust na to, ganun na lang, or hindi na nandito kasi alikabo. Lang, tapos balik mo ulit. Kung ayaw talagang gumana, walang choice.
hindi palitan na yung memory kasi sira na yun. At sana guys, sa tutorial na ito, marami kayong natutunan na basic repair sa laptop na pwede naman kayong kayo lang ang gumawa. Salamat guys sa pagpanood ng video ko.